Hey Chess Peeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan si Basil Abundo, Double Papa, Anthony Patricio, Guller Thomas, belated happy birthday sa'yo, Angela Tamaro, Mel Mago, at kay Mr. BJ Daniels. Maraming salamat sa iyo, sir, sa iyong napaka-informative na mga comments at trivias. Para po sa araw na to, ang pag-aaralan natin ay ang matagal ng requested game ng isa sa ating mga AFPI student na si Gwayne Ruiz. Ito ay ang laro ng ating fifth Filipino Grandmaster, walang iba kundi si Grandmaster Nelson Mariano II. So sa kasalukuyan, si GM Mariano ay nasa Singapore na po ngayon. I think may 10 years na po siyang naninirahan doon. At hindi na rin siya gaano naglalaro ng chess. More into coaching na lamang po siya ngayon. Pero alam niyo ba guys, nung kalakasan niya, no, in year 1994, naglaro siya sa World Juniors Chess Championships, siya ang may hawak ng record na Pilipino na pinakamataas na achievement sa World Juniors. From what I know, ay tied siya, no, sa third place. Meron niyang biruan, no, na banggit ito sa akin ni GM Jason. Ang sabi ni GM Mariano sa kanya, kung hindi niya nakalaban yung kapatid ni Judith Polgar, si Sofia Polgar, ay baka malamang World Junior Champion ito, no? Kasi medyo daring kasi yung suot no ni Sofia Polgar. Hindi masyado nakapag-concentrate yung ating Pinoy GM, kaya natalo siya, no? Anyway, konting chismis lamang yun. Ito si GM Mariano, galing talaga siya sa isang chess-playing family. In fact, meron siyang kapatid na FIDE Master, may kapatid din siya na Woman International Master, no, si WIM Christine Rose Mariano. So, kita niyo naman, no, ang kanilang pamilya mismo mayroong tinatawag na chess culture. So, interesting makilala lalo ito nga ating Pinoy GM sa pamamagitan ng pag-scrutinize sa kanyang laro. No, ipapakita kong laro niya ay ang laban niya kay Utut Adianto, no, isang Indonesian Grandmaster, kauna-unahang 2600 rated Indonesian GM, at sa kasalukuyan ay politician sa Indonesia. Sikat ito, no? Ang katumbas ng kanyang position sa Indonesia ngayon ay isang parang senador. Alright, so simulan na kaagad natin ang bakbakang ito. Puti si Adianto, itim si Grandmaster Nelson Mariano, at nangyari ito in year 2005 sa Kuala Lumpur Open. So medyo may katagalan na, pero may kita niyo yung lupit at umuusok na tirada ng ating Pinoy GM. So, d4 by Adianto, knight f6, c4 at c5. So, yan ang tirada ni GM Nelson, bakbakan agad sa gitna, d5, at tumira ng b5 dito si GM Mariano. Bakit b5? Ito ang tinatawag nating Benko Gambit. No? So, kinain c takes b5, a6 ngayon. So, katulad ng palagi kong sinasabi, ang ibig sabihin ng gambit ay nagpapakain siya or nagsasacrifice siya minsan ng pawn, minsan ng pyesa, no, in exchange of speed in development. So, syempre, gusto niyang lumabas ka agad itong bishop, pagkainin. So, ang tinira dito ng puti ay f3. Although maraming linya dyan, nakakainin ng ba6, titikman ng ganyan, tapos titira ng pawn dito, d6, bishop a6 ang item. Hindi yun ang piniling setup ng puti, balik tayo, f3 ang gusto niya. Ayaw niya tikman ng pawn. e6 ngayon by black, e4. Yan. So, position sa gitna kaagad. Kinain ang item, e takes d5. At dito, alam nyo, itong kanagandaan sa mga grandmasters. Kapag may libre na parang pwedeng kainin, nag-iisip yan. At dito, tinira niya, instead of taking the pawn back, ay e5. Kilitiin kaagad ang yukabingbang dito sa f6. So, aatras ba kaagad lang ang item? Natural, hindi. Queen e7 muna. Konting threat. No, so, after queen e7, tumira ng queen e2 ang puti to break the pin. Knight to g8, knight c3 para may atake sa d5, bishop to b7, yan, depensa lang. Knight h3 para pupunta rin sa knight f4, at eventually may threat sa d5. So, c4 ngayon ang tinira ng item. So, bakit c4? Siyempre, para naman na matanggal yung depensa ng queen dyan sa pawn sa b5. Bishop e3,
Kinain, ATXB5. At dito, gusto ko yung tinira dito ni Adianto, no? Aggressive. Nag-castle ka agad. After castle, syempre, lamang siya sa development, tsaka feeling siguro ng puti dito, natutulog ang mga pyesa ng itim. So, malakas ang kanyang loob na mag-castle queenside. So, after castle, tumira ng queen b4 ang itim, willingly pinapakain ng pawn sa d5, dahil pag kinain, knight takes d5, bishop takes d5, rook takes d5, ayun no, may kain tayo sa a2, tapos may mga check sa a1, delikading dangdong ang position ng puti. So, balik tayo sa position na ito. After queen to b4, syempre hindi pinansin agad ang pawn, tumira muna ng knight f4, yan, para may threat sa d5 pa rin. Knight e7 ngayon, depensa. Tumira bishop b6 ang puti. At dito, tumira ng knight a6 ang black. So, he's trying to develop, pero itong knight a6 na to, mayroong kakagulantang na resource si Adianto dito. Ano kaya ang magandang tira ni Adianto dito for white? No, sana mahulaan nyo itong tinira niya dahil ito, lalong gugulo ang posisyon. No? White to move dito, pakihulaan ang tamang tira. 5 seconds. Alright, exchange sacrifice. Rook takes d5. Okay? After rook takes d5, ang pinaka-idea kasi niyan, guys, kapag kinain ng knight takes d5, knight takes d5, atakado ang queen, no? Siyempre, parang kulong eh. Walang ibang mapupuntahan, mapepersa ang ating bishop kay niyan. Bishop takes d5, knight takes d5, so atakado pa rin ang queen. Persada pumunta sa queen a4. At bibigyan ko kayo ng 5 seconds dito para pag-isipan ang malupit na threat ng puti. Yan ang pinaka-idea ng sacrifice niya. 5 seconds. Knight f6 check. Tama po. Bukas. Bukasan ang daanan, no? Pagkatira ng knight f6 check, Diyos ko po, ang king ay stuck sa gitna. Pag kinain ng gf6, ef6, ayan no, lumabas ang queen. Checkmate po yan, mga kaibigan. Walang magawa. So, therefore po, guys, after rook takes d5, lupit na tinira dito ni GM Mariano. May psychological factor itong tinira niya. Parang nakakawindang din sa position ng puti. No? Kasi para akala niya, siya lang ang, nasa kanya lang ang baraha. E may ginawa ditong malupit na psychological move ang puti. I'm sorry, ang itim. Alright? So, bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Pag-isipan nyo how to unsettle your opponent. Grabe! Tinira dito ng itim. Alatal! Queen takes c3 check. Hanepski! Bibigyan ko yan ng exclamation point dahil sa braveness, guys. Queen niya, no? Pinalit sa yuka bingbang. Kinain, bc3. Tapos, ito na. May kain tayo sa rook. Knight takes d5. So, at least, nakain yung rook at knight. No? Yun ang kapalit ng isang queen. Tumira ng queen e4 para nakapin muna ang knight. Di yan makaalis. Pero guys, kung mapapansin nyo sa position nito, medyo nabuhaghag ng konti ang pawn structure ng puti. So, medyo may kulit-kulit dyan ang itim. Doon nagre-rely ang itim. So, after queen e4, check muna. King to d2. At nag-try umatake ang white dito, tumira ng knight to c5. No, syempre kasi parang walang ginagawa ito eh. Kaya lang, actually, medyo mahirap din yung knight c5 ni GM Jet. Pwede niya na sana itong kainin, knight takes f4. Kasi pagkatira ng queen takes b7, castle. I think ito, mas magandang linyahan to. Kasi after queen takes d7, kita niyo naman, medyo delikadimus ang position din ng king. Ayan, no, very exposed. Tapos pag tinirahan niya ng mga rook AB8, itong bishop na ito ay hindi pwede umalis dahil may mga rook D8, tagpas ang queen, no? So medyo, tingin ko in my opinion, after queen E4, mas magandang kainin na lang ang knight. Although ito, medyo human na move din itong knight to C5. But panoorin natin paano nag-tuloy ang laro after knight to C5. Kinain, bishop takes c5, bishop takes c5, ayun, may knight takes d5. Alright, so nakain ng isang pyesa. Rook takes a2 check, king to c1. Okay, so mapapansin nyo dito, isang rook lang ang kapalit ng isang queen.
Tama. Kaya lang guys, may konting problema ang puti dito. Actually, hindi lang konti. Medyo malaki-laki na rin problema. Wala siyang development. At the same time, yung king medyo exposed eh. Exposed ang kanyang position. So, kailangan niya pa maging genius ang pag-iisip niya dito paano maayos ang kanyang position. Alright. So, after this, nag-castle ang itim. Dahil, wali siya takot dito, guys. Ito ang tinira ng puti. Knight e7 check. No? After knight e7 check, kain, bishop takes e7, queen takes b7. Ayan. Yan ang nangyari dyan, guys. So, remember, sinabi ko, isang rook lang ang kapalit ng isang queen. Kaya lang ito malupit. May check. Opposite colored bishop. No, normally, pag opposite colored bishop, lamang dyan ang umaatake. At sa position na ito, kahit one rook down ang itim, umaatake siya. Sumusugod siya sa kalaban. Kita nyo naman, ang nabarikadahan. Nasa 7th rank ang rook. After check, feeling ko, no, nawindang na dito ang puti, tumira ng F4. Desperado move para lang makaalis itong ano, makabalik yung queen just in case kailanganin sa bakbakan. So, syempre, kain. Bishop takes F4 check. Tumira dito ng king to D1 ang puti. Kasi kung titira yan ng king to B1, delikading. May mga mating threats, no? Let's say, for example, for illustration purposes lamang po, tumira ng mga G3. Ayun, guys, so, checkmate. Ubus! Nabarikadahan kasi, hindi makaalis yung king na yan. Masyado siyang naipit, na squeeze. Alright, so balik tayo sa position na ito. After bishop F4 check, tumira ng king to D1. Only move po yan para mag-survive. Rook FAE1. King to E1 ngayon. Yan! So tumira ng king E1 ng puti. Blunder na naman po yan, mga kaibigan. No? Kain lamang po. Bishop takes E5. So may threat ka na naman. Check! Tumira ng queen to F3. Rook E8 ngayon. Yan! Continuous bombing. Ito pa rin ang threat, no? Discovered attack. Check. After rook E8, tumira naman ang king to D1. Check ngayon. King C2, umangat. Rook A to check. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo, guys, ng mga paasa ng mga grandmaster. Yung parang uulit-ulitin nila, tapos magbabago. Kita niya naman, king to D1. Dito, nagbago ng tira si GM Nelson. Tumira ng bishop F6. G3. Check. King to D2. Check. King to C2. At, sige nga, pag-isipan nyo maigi, paano natin checkmatein yung batil na yan, na king na yan, no? Tignan nyo, ha, after king C2, tumira ng check ulit ang itim, no? Ano ang mangyayari kapag pumunta siya sa king to D1? Dito, actually, nag-resign na ang puti dahil sa variation na ito. Ano kaya yon? Anong mangyayari? Let's say, for example, pumunta ng king to D1. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds sa position na ito. Hindi yan po pwede dahil may rook D2 check, king C1, at rook E1 checkmate. Very weak, guys, ang back rank ng puti. Kita nyo naman, ang bishop at rook hindi nakakagalaw. So, yun ang pinaka-problema ng puti. So, guys, dito, pagkatira ng rook A2 check, na pwersa pumunta ang king sa B1. Kaya lang, tagpas na rin. Guys, pag-isipan nyo, paano mo kakalbuhin yung king na yan, uubusin ang position. Tirahan nyo ngayon, 5 seconds. Yun! May rook EA8. Naku po, unstoppable ang ating threat. Yun pa rin, same banana, check. Pag-angat ng king, checkmate sa A2. So guys, sa totoo lang, after rook A2 check at king B1, at rook EA8, nag-resign na po ang kalaban ni GM Mariano dito. Hindi man po siya 100% talaga na winning na winning. Dito pinakita ni GM Mariano yung laki ng advantage kapag ready ang yung utak umatake. Kasi dito mapapansin nyo, si Utut Adianto siguro masyado siya nagkumpiyansa. Kasi ito ang critical position natin, guys. Pabalikan ko lamang kung saan nag-exchange sacrifice si Utut Adianto, rook takes d5, at siguro masyado na siyang nag-enjoy dito. Hindi niya na-expect na pwede palang isacrifice ang queen. Queen takes c3 check. Bibigyan natin niya ng interesting move. Grabe, no? Parang alatal. Para, kanina, puti ang umaatake. Ngayon, black naman ang magka-counter attack. So, what a game by GM Nelson Mariano II, ang ating 5th
Pinoy GM. So, sana po ay nag-enjoy kayo ngayon sa masterpiece na ito at mas makilala nyo pa ang ating iba't ibang Filipino Grandmaster. So, see you again next time. Bye!